Pumanaw na ang asawa ni Camille Prats na si Anthony Linsangan dahil sa sakit na cancer. Live mula sa Taguig, may report si Aubrey Carampel. Aubrey. Piya nakatakdang iburo dito sa Heritage Park sa Taguig ang mga labi ng asawa ni Camille Prats na si Anthony Linsangan. Anak, papakabait ka ha. Susunduin na lang. Sa gitna ng tagumpay na primetime show ni Camille Prats na munting heredera, hinaharap pala ng aktres ang isang matinding pagsubok sa kanyang personal na buhay bilang may bahay. Naging matipid ang mga salita ni Camille nang tanungin siya kamakailan tungkol sa kalusugan ng asawang si Anthony Linsangan. It's a family thing. It's something that we want to keep private na pang pamilya na lang muna, but he's okay now. Pero ngayong araw, binawian ng buhay ang mister ni Camille sa sakit na nasopharyngeal cancer. Bunsod ito ng tumor na tumutubo sa isang bahagi ng lalamunan. Kinumpirma ng manager ni Camille na si Arnold Vegafria na binawian ng buhay si Anthony kaninang umaga sa Makati Medical Center. My husband ni Camille just passed away this morning at 8:45 a.m. sa Makati Medical Center dahil sa sakit ng nasopharyngeal cancer. So yun yung kinamatay niya. Ipinaliwanag ni Arnold na talagang sinadya ng pamilya Prats at Linsangan na maging tahimik ukol sa sakit ni Anthony. Masyadong private yung family ni Anthony. So, hindi naman sa showbiz yung family ni Anthony. More than one year na nagsasuffer si Anthony ng cancer niya. Accepted niya, matapang naman si Camille. Siyempre, andun pa yung pain, andun pa rin yung lungkot. So, spray na lang for the soul of ni Anthony at say pray natin si Camille. Nag-update ako. Sa isang exclusive interview ng GMA News noong February 2008 sa Amerika, unang nagsalita si Camille tungkol sa kanyang pagsilang sa anak nila ni Anthony. Doon niya rin sinabi na ikinasal na sila sa isang civil wedding ceremony sa Los Angeles, California. Larawan naman ng masayang mag-asawa ang dalawa nang binyagan ng kanilang baby na si Nathaniel Caesar noong April 2008. Matapos ang dalawang taon, ginanap na ang church wedding na Camille at Anthony sa Santuario de San Antonio sa Forbes Park. Tiya, kanina ay nakausap ko ang ilang miyembro ng pamilya ni Camille at tumanggi muna sila magbigay ng pahayag dahil inaayos pa nga itong lugar ng pagbuburulan ni Anthony at pakiusap ng pamilya na gawin munang pribado ang burol ngayong gabi, Tiya. Maraming salamat, Aubrey Carampel.